Hello, hello, hello guys! It's YhelMariano and welcome back to my vlog. So for today's video guys, meron na naman tayong pag-uusapan na isang online lending apps na nag-o-offer ng hanggang 20,000 pesos na loan. And alam nyo ba guys na meron akong 7,000 na credit limit na ino-offer sa akin dito sa apps na to, which is ito ngang si Cashme. So guys, bago nyo i-download itong apps na binanggit ko dito sa video na to, make it sure na tapusin nyo muna itong video natin para aware kayo kung magkano yung makakaltas, magkano yung interest, at magkano yung ma-receive lang natin na amount dito sa apps na to. Kaya kung interesado ka dito sa ating video ngayon guys, please keep on watching. So sa video nga natin ngayon guys, pag-uusapan natin itong si Cashme. Isa siyang online lending apps na makikita natin sa Google Play Store at sa App Store. But then, huwag nyo muna siyang i-download, huwag nyo muna siyang balaking i-download hanggat hindi nyo pa natatapos itong video natin. Kasi gusto ko lang din kayong maging aware guys about these apps bago nyo siya i-download. Ito nga kay Cashme guys. Meron na akong 7,000 na credit limit na ino-offer sa akin ng apps na to. And pwede pa siyang tumaas ng hanggang 20,000 kung isa kang, kung good payer ka sa apps na to. Dito nga guys, bago tayo makakapag-loan dito sa apps na to, syempre maglalagay tayo ng isang number natin na gagamitin natin dun sa apps. Then magpipill up tayo ng ating personal informations, work informations, and contact informations, pati na rin yung list of valid IDs natin. Isa lang ang kailangan nila dito sa apps na to guys, which is kung meron ka namang UMID ID, PRC ID, postal, driver's license, passport, voter's ID, yung mga yan, pwede yan kay sa apps na to. And take note guys, ha, based on my experience, auto-approve itong apps na to. Wait guys, meron pa pala akong i-share about dito kay Cashme. Alam niyo ba guys na itong si Cashme is registered siya ng S.E.C. or Securities and Exchange Commission at meron din silang business permit. But that doesn't mean kahit meron kang kahit registered ka kay S.E.C. ibig sabihin okay ka na. Okay na yung applications na to. So fast forward. Yan nga guys, nakapill up ka ng informations mo at okay na lahat, na-approve ka na. Meron dito nga sa dashboard nila guys, makikita natin yung ating loan amount na, ayun, meron silang in-offer ng 3,000 hanggang 20,000 pesos. Then, makikita mo rin dito guys, yung kanilang loan certification of Cashme, which is ito nga guys, yung SEC nila at yung business permit nila na magpapakita mismo dun sa dashboard. So, ayun guys, pag-clinic mo na yung loan now, mapupunta ka na dito sa disclosure statement, which is andito na guys, yung loan amount na pwede mong hiramin dito sa apps nila. So, ito nga guys, bali yung maluloan ko dito is 7,000 daw. Then, hindi na siya pwedeng babaan. Unlike sa mga ibang apps na pwede mo siyang iles ay babaan like 3,500, 4,500, 2,000 ganun para mababa lang. Pero dito guys, kung ano yung loan amount na in-offer sa'yo, yun na yun. Di mo na siya pwedeng pababain or pataasin pa. Then, ang loan term payment niya guys is 130 days daw. But then, hindi naman siya totally na 130 days kasi 7 days lang talaga siya. And guys, ilalagay mo na din dito yung withdrawal method mo kung saan mo gustong ma-receive yung pera na hihiramin mo dito sa apps at saka pati na rin yung withdrawal account. And then dito guys, sa 7,000 na maluloan mo dito sa apps na to, meron pa siyang kaltas, which is ito nga, meron siyang service fee na 1,400 pesos at meron siyang management fee na 700 pesos at meron pa siyang transfer fee kung saan mo may receive yung amount, which is ito nga GCash. Then meron siyang bayad guys na may less siya na 80 pesos. Then, yung may receive mo lang na amount is 4,820 pesos. So, imagine mo guys, sa 7,000 na maluloan mo,
minus 4,820 pesos. Meron siyang less na 2,180 pesos. And take note guys ha, hindi siya 14 days, hindi siya 30 days, hindi rin siya installment, kundi 7 days mo lang siyang babayaran. Ganun kalaki guys. Kaya kung guys, kung balak nyong mag-loan dito sa applications na to, pag-isipan nyo nang mabuti. Kahit sabihin mong under siya ng SEC, under siya, meron silang business permit, hindi ibig sabihin ni okay itong apps na to. Wag. This app is not recommendable. Hindi siya recommended apps for me kasi napakalaki ng kaltas. At hindi siya makatarungan guys. Tapos 7 days mo lang siyang babayaran. Kaya wag kayong hiram dito sa apps na to guys kasi malulubog lang kayo sa utang. Napakalaki ng interest, napakalaki ng kaltas, at napakaliit lang ng amount na ma-receive mo. Pero nasa iyo naman yun guys, kung gusto nyo talagang mag-loan dito sa apps nila. Pero para sa akin guys, hindi ito recommended apps. Ganon, nasa iyo na yun guys, nasa iyo yung desisyon at wala sa akin. Pero di ba dapat, itong mga ganitong klase ng apps, lalo na under pa siya ng SEC, diba dapat binomonitor ito ng SEC? Pero siguro dahil sa dami na din ng mga online lending apps na naka-register dito sa SEC, baka hindi na rin nila masyadong napapansin yung mga ibang apps na hindi makatarungan, ganun. So, ayun lang naman guys, yung topic natin for today's video. Kaya sana, kung meron kang natutunan na naman at nalaman na about dito sa apps, please comment down below. And sana wag mo din kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel and click notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!